Good morning. Okay, before we start, may I request everybody to please stand up for Leonard Mendoza. Let's pray. Before we pray po, basahin ko lang po sa inyo from Book of James chapter 1 verse 19. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Let's pray. Lord, thank you for this morning that you've given to us, Lord God. We are here to listen, Lord God, sa seminar, Panginoon. Kayo ang mamumuna, gagabayan ng mga speakers, Panginoon, Lord God, to understand, Panginoon, lahat ng pag-uusapan ngayong araw nito, Lord God. Cover this cover court, Panginoon, Lord God, with your precious blood, Panginoon. Maraming salamat sa inyong pag-iingat sa mga parents, kay Kap at sa mga taong naririto, Panginoon, Lord God, sa pagpunta dito. Maraming salamat po at po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Now, gusto ko pasalamatan ang pagpunta ng ating mga panauhin. Palakpakan po natin si Kagawad Aileen Malapo. Okay. Area 6, Kasiglan OIC, Sir Paul Atienza. And Area 3, OIC, Roberto Leonardo. And Area 4, OIC, Alfredo Umani. Good morning po. And to give his opening remarks, may I call on our honor. So mapagpala mo mga po sa nila. Morning! Morning! Sa ating pong mga sangsaraman, ating pong mga kagalang-galang na kagawad, kagawad niya. Sambal Balos, palakpapate para sa inyo yung style. Si Aileen Bartolome Malapo, asawa niya. Kagawad po natin siya ngayon. Pumalili sa kanyang asawa. At si Kagawad Joel Malapo. Ang ating pumasisipag na area coordinator, sumulan po natin sa gwapong-gwapong mga from Area 5, Paul Atienza. Area 3, Area 3, bakit hindi pamilyar ito po sa main location? Siya po yung tayo pangasimang punta, nagdaan kayo ng oras para maintindihan natin ano yung topic ng ating programa. At syempre, mapalalahan tayo ano ba yung mga protocols na gagawin natin sa bagong forma ng edukasyon. Magkabat yung ibang face-to-face na, ang alam ko ang ating si DC ay limited pa rin ata. Ano po? So, ngayong maraming to, bukod doon sa pagpapaliwanan kung ano magiging set-up ng pag-aaral ng ating mga anak at mga apo, ay mag-aaralan din po natin yung mga batas na umiiran dahil po nitong Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Maraming pong batas ngayon. At saka yung mga bata ko sobrang tatalino na. Ako po, apat ang anak ko.
bagay. Kasi po, sa social media, sa YouTube, Google. Nalarito upang umatid sa Parent Effectiveness Seminar. Ito po ay mga kinabang programa ng barangay upang mas maayos, ma-improve ang edukasyon ng kabataan dito sa ating lugar. At yan po ay sa tulong ninyo, siyempre. Kaya po, kami po ay nasasabi. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa Child Development Center. Ngayon naman po, para lubos po ninyong makilala ang mga teachers ng daycare, para naman po, pag nakasalubong nyo, makikilala nyo na, ay, siya yung teacher ng Area 4. Siya yung teacher ng Area 3. Okay? Tinatawagan ko po ang Ma'am Dulce Alperto. Siya po ang daycare teacher ng San Jose proper. Meron po ba dito gano'n, mga nanay, na hindi na nag-aral yung anak para lang papasukin mag-anak buhay ng isang bahay, sa ibang tao, at sasabihin, angkad naman po nila yung tsuri naman o tsak na manila, na hindi po dapat. Di po ba? Next po. Ayan, ganun din yan. Living a child without supervision. Ibig sabihin, bawa si nanay, busy-busy na. Ano ginagawa ni nanay? Nasa kapitbahay, hindi pa nag-breakfast, hindi pa nag-toothbrush. Wala pang ligo. Pipiitin si anak, pagpasok niya na, si anak magluluto sa gabang pa. Maliit pa si anak, magagalit pa ang nanay. Bakit hindi ka pa lang magsaing? Ay, mga ganon. Meron pong ganon mga pangyayari. Next po. Next po. Ayan, ulit. Hitting or hurting a child often to relieve your own frustration. Kunyari, may ulo ng nanay. Umiiyak yung bata, manghihingi siya ng pagkain or piso, kasi kadalasan pag maliit piso, magpapapansin siya sa nanay niya. Eh ngayon, yung nanay niya nag-away at hintakay. So, ano nangyayari sa bata? Yung galit niya, yung kunyari or may nakita siya sa kapitbahay na may gamit bago sila wala. Ang pagdidiskitahan niya, yung anak niya. Hindi po ba? Mali po yun, ha? Mali. Next po. So, dito tayo sa economic abuse. Madalas po sa amin yung nagpapain. Failure to ng bahay na matutuluyan. Walang pagkain. Paano pag nagkasakit ang bata? Mga kabataan. Na po, hindi po porque meron tayong batas ng kababaihan at batas ng kabataan, eh pwede natin abusuhin. Hindi naman po ganon. Next po. Neglecting a child's medical needs. Ayan. Meron tayong mga kabataan na hindi naman natin masasabi po na blessed sila talaga. No? Yung magulang na parehas may trabaho, yung iba kadalasan walang trabaho, na hindi natin napapansin na kaya sakit yung anak natin, kakayaan na lang natin, or magsiself-medication na lang, kunyari tempra, pwede na si tempra, na hindi natin alam, malalim na pala yung karamdaman ng anak natin. Nakita na meron sila yung number 11. Alam niyo ba yung joke na number 11? Meron dito? Diba? May sipon, hindi naliligo, napapabayaan ng mga magulang, kasi yung mga nanay, busy-busy sila sa trabahong bahay. Na yun naman po ay tama din. Pero huwag natin pababayaan yung mga anak natin na hindi sila naniligo, hindi ko makain ng tama. Hindi po ba? Na hindi, alam niyo yung diaper, ang tagal na ilang oras na hanggang sa alas 9 na ng mga nandito pa yung diaper. Na po, inatan yung mga anak ninyo, mamahalin niyo yun. Next po. Malapit na tayo konti, no? Emotional abuse. Abuse that expresses to children that they are not worthless, flawed, unloved, unwanted, or only of value when meeting another's need. Ayan, emotional abuse. Sino po nagmumurang magulang? Oh, siyempre po, lahat tayo hindi marunong magmurang po. walang marunong magsabi ng hindi maganda sa anak natin. So, eto po yun. Pagka kunyari ang magulang natin, bukang bibig na lang yung mura. Sa palagay niyo, pag lumaki, o kahit mga 3 years old, sa palagay niyo, hindi babalik sa inyo yun. Kasi ako po, ang katwiran ko, isipin natin, pag sinabi natin yung BI, babalik yun, magbabounce back yun sa mga nanay. Kasi yung dulo nung ina. Di ba? Kaya huwag natin papraktisin yung salitang ganun. Magulat ka, matuwa, masaya, magalit, PI ka. PI. So, babalik yun sa nanay mo, sa'yo, bilang ina, anak mo.
Di po ba at sa kaluluwa na lahat ng lola mo ay namura na dahil doon sa ating ay na yun. Na po, huwag niyo pong papraktisin yun. Next po, not listening to a child. Ayan po, isa pa po yan, yung mga sinasabi natin na kasama pwede red sa lalaki, pwede yellow sa lalaki, wala po yun. Ang isipin natin palagi kung saan magiging masaya yung mga anak po natin. Gusto mo i-ponytail, ayaw din ang i-ponytail, pipilitin mo, sasaktan pa, pipilutin. Ano po, huwag pong ganun ha, mga nanay. Next po, teasing a child unnecessarily. Ayan, maraming ganyan po na magulang. Diba, pipikunin, aasarin, o paiiyakin ng todo yung anak. Ang tendency, matututong lumang. Gusto ko lang po sana ipalam, lalo na po sa aking mga parents, sa 1E, ako po ang inyong bagong guru. Ano po, ako nga po pala si Teacher Mary Del Guarte. Ako po ay nagtapos ng 4 na taon na may kursong Bachelor Industrial Technology, major in Food and Service Management. And after a year, nag-aral po ulit ako. And that is continuing professional education. That's why I am here right now in front of you. Ano po, 7 years na rin po akong nagturo sa private school. And I am also a former teacher of Faith Christian Academy. Ano po, so now ako po ay bagong experience na naman po bilang isang guro, what do you call that? Child development worker. Asahan po ninyo na bilang isang child development worker ay gagawin ko po ang aking makakaya upang mas lalong maalagaan at mabigyan ng magandang edukasyon ng iyong mga anak. Maraming salamat po. Next! Assessor na po siya ngayon. And she is in 6 years experience as the CDC worker. Gusto ko pa ipakilala sa inyo si Ma'am Jean Lopez. Ma'am, alam ko po, ang ilan sa inyo ay kilala na siya. Actually, kapangalan ko siya, Teacher Jean. May pumunta nga sa akin, si Teacher Jean ba? Yung dati, yung teacher ng John. Ganun po siya kagaling. Okay po, good morning po. Ang una ko pong naging daycare center po ay dito po sa 1C. Year 2016. Then, after 2 years ko po dito, 2-3 years, na